Boss, itest mo yung ano ha, yung LSD. Anong ibig sabihin ng LSD, sir? Limited sleep differential. Anong nagagawa ng LSD? Pag isa. Tutulak lang. Take two! Karga na talaga to. Ano sir, yung nagagawa ng LSD? Ano ba nagagawa ng LSD? Ano po eh, parang walang nangyari, parang naka-open, pero LSD na pala. Nagka-phobia na din ako dito sa, ano, sir, sa clutch type. Clutch type na LSD kasi ngayon, magiging ngayon nangyari din sa unang nilagay dyan, sir. Clutch kasi siya, kaya mas hinanap yung gear. Actually, yung clutch type pinaka-safe. Ah, talaga? Oh, ngayon, nakita mo kanina, hirap na hirap tayo ikabit. So, hindi natin pinwersa. Baka yung kasi, yung unang nakabit sa inyo, napwersa, kaya ibinat nung kinabit, maluluwag sa loob. Kaya nga, nung, ano, sir, nung pagkakabit, actually, so, hesitant ako, sabi ko, baka mangyari na naman yung nangyari dito. Yun, so far, wala naman ang naririnig na ito, parang open diff pa din siya. So, feeling ko naman, pagka mga sharper, wala naman. Tara, dito, next ko na to. Kakalas ng turbo. Okay. Taas ito, Strada. Bagong-bago pa to, kaya lang, yung may-ari, maraming pera. Gusto niyang malakas sa akyatan kasi ang gulong, 35. Laki na gulong, oh. 35. Gusto niya malakas sa akyatan, pinalitan niya ng LSD. Kaya lang, yung LSD na nakuha niya, prak-prak. Ito yung lumili ko, may prak-prak. So, papalitan natin ng LSD. Na naka 4.8 na ratio. Yan. So, kinalas na to. Sineservisan lang muna natin yung LSD. Nakatanggal na yung differential, yung open dip. No? Papalitan natin to ng LSD. Yung maayos na LSD. Siyempre, bago natin ikabit yung LSD na to, okay. I-servicean muna, di ba, Chief? Hindi yung basta kabit lang ng kabit. Overhaul muna natin. Hindi kagaya na iba. Paano kung sakaling may problema, edi malalaman na bago mo ikabit sa, ano, sa customer, di ba, sa rento? Yes. Hindi kagaya na iba. Kasi sa rento, saan natin ikakabit yung LSD na to? Sa Strada po. Strada. Bago namin tuluyang ikabit ang mechanical clutch type LSD, ay kailangan munang i-overhaul ni Chief RTR ang LSD na ito. Importante yun. Kasi na makita muna ang laman loob nito upang sa gayon ay matiyak na magiging maayos ang paggana nito kapag ikinabit na sa sasakyan. Isa-isang kinalas ni Chief RTR ang pyesa ng LSD na ito habang nanonood naman ang mismong may-ari ng sasakyan kung saan ikakabit ang mechanical LSD na ito. Chief, ano po munang gagawin? Ano gagawin? Hugasan muna. Hugasan muna. At nang bago ma-assemble, malinis. Linis. Bubalik ako. Mo? Oh. Isa lang, may nakalaban. Ayan, so lililinis na po ngayon ni Chief. Ano pong tawag dyan? Spider gear. Spider gears are also known as satellite gears. They rotate around the side gears in the differential carrier. Para sa transmission din po pala, no? Oo, oh, meron din siyang clutch pack. Ayun, no? Oo, naku, gear oil yun eh. Natapos na linisin ni Tito Jack. Ayun, ito naman mga clutch pack. Ang tunay na mekaniko, talagang nagmamalasakit sa kanyang trabaho. Sa kabila ng sabihin na nating senior ni Chief RTR, ay hindi pa rin niya pinababayaan at 100% pa rin ang focus niya sa trabaho dahil ito ang talagang passion niya sa buhay. So yan, binubuo ni, ano, ni Chief yung LSD natin. Gen 3.
na Pajero Gentry na Strada. Medyo mas malaki ito, compare mo doon sa mga LSD na ipinapakita namin ng mga sa mga nakaraang videos natin. Yan yung mga clutches, ang series of clutches, pinagpapatong-patong yan. Mayroon yung parang spring sa ilalim, ito. Ito yung pinaka-spring niya. Okay. Ito yung pinaka-pressure plate. Ah, kumbaga sa clutch, ito yung pressure plate. Ito yung nagbibigay ng pressure na gano'n. A mechanical LSD uses a clutch with multiple disc, also known as a multi-plate clutch, in combination with pressure rings and the pinion gears. 71 years old, pero yung memory niyan. Ha? Matindi. Hindi nga ako makalusot sa sweldo rito eh. 1 terabyte pa. 1 terabyte pa. Hindi nga makalusot sa rento. Oo, oh, pag hindi naabot yung araw niya, i-gcash na lang daw eh. Isa-isa na naming binuo ang laman ng LSD na ito habang nanonood ang may-ari. Kitang-kita naman niya na sariwang-sariwa ang mga pyesa ng LSD na ito. Kaya naman hindi na siya nagdalawang isip at sinabi niyang magiging maayos ang kanyang sasakyan kapag naikabit na ang LSD na ito. Saktuhan lang eh. So ito mga ka-autorads, LSD oil GL5. Ayun, may nakalagay itong GL5. Ayun oh, ayun oh. Ayun. Itong GL5, hindi mo to pwedeng gamitin sa transmission kasi ang transmission may mga yellow metal. Yung yellow metal, yung kulay tanso. Ano ba yung mga gear na kulay tanso sa transmission? Yung synchronizer ring. Oh, synchronizer. Pag itong ginamit mo sa transmission, kaya niyang sirain yung mga synchronizer. Kaya wag na wag niyong gagamitin to, no? Sa transmission. Pero pagdating naman sa LSD, yan, ito talaga yung ginagamit. Kasi hindi naman kakapit yung itong clutch mo pagka medyo malagkit to ng konti. O, pansinin nyo. Malagkit siya. Pag ang ginamit mo naman yung gear oil, puro dulas yun. Kaya ang mangyari, gear oil ginamit dito. Dudulas lang yung LSD mo. O, diba? Take note po, sir, ha? Yung gumamit ng gear oil. Palpak talaga yung gumamit. Hindi po lahat ng oil dapat madulas. Ito medyo malagkit to, o. Kasi nga, ano to, synthetic to, yung GL5. Synthetic gear oil to. So, ang application niya talaga kardalasan sa mga LSD. Sa limited slip differential. Kaya nakalagay naman dito yan eh. Oh. Yan oh, limited slip differential gear oil. Medyo malagkit siya ng konti. Yan oh, lagkit oh. Ayun. Diba? Kailangan ng pampadulas. Isang set lang yan. Oh. Okay, inisa-isa na ni Chip. Clutch box. Eh, yan na, wala yung asotera namin. Ayan. Papamanicure na lang ulit kami mamaya. Hindi kasi. Tandaan niyo po, ah, yung GL5, medyo malagkit po yan. Oh, lagkit oh. Okay. Hindi ito nakikipagtalo yung ginawa namin kanina. Oo. Oh. Oh. Kala mo ha. Test na to, oy! Tumayo. Ito, binubuo na namin. Yeah, gamitan na ni Jack ng ano, impact drive. Tapos na yung aming LSD, niipita na lang. Si Jack magtalim. Saka si Chip. Ayun. Okay, this time, ikakabit na namin sa housing. Ayan. Pinatuluan muna ng langis. Okay. Dito naman, ang importante dito, dapat talaga yung gagawa nito
may alam talaga sa pag-a-adjust itong pinion. Yung clearance na tinatawag. Tina ni Mr. Magsali. Ayun, inwesto. Napakalaki, oh. Kulang mo. Siyempre, yung lahat ng pag-iingat gagawin natin para hindi maipit. Masakit din talaga to pag naipit kayo. Yeah. Okay. Yan. Sabi ni Chief, okay. Lagay mo muna yung tornillo niya. Ito muna. Ito yung isa sa pinaka-importante. Kung paano mo i-set yung clearance nung pinion. Kasi pag nasobrahan ka naman ng sikip dito, mahihirapan yung makina mo. Pag sumobra naman ng luwag, ang laki ang clearance, every time na umaabante ka, may salyada, yung may lumalago, tok, gumaganon. So kailangan saktong-sakto yung clearance niya. Perfect. Yan kaya sineset ni Chip ngayon. Ano na? Yan. Kita mo na, luwag mo konti. Ayan, no? Masyado yung... Tapat mo. Yun, kailangan itatapat kasi may lock tayo rito eh. Itatapat yun. Wala ito. Yan, almost done na yung differential natin. Yun, ang clearance, oh. Ipita mo na to. Yan na, ipita na. Okay na daw, okay na. Hinipita na. Ayan. Boss Jack, ano na lang ginagawa? Ano na lang, lalagay ko na lang yung propeller. Tornillo ng propeller. Propeller. Tapos, gulong. Gulong. After ng gulong, pwede na ilagay natin ng LSD oil. Ayan, wala pa po itong gear oil. Wala pa. Ayan na, naikabit na yung ating LSD. Sa Strada. Uh-huh. Yan po yung binuo natin kanina. Ito ang propeller. Yung propeller na lang ang ikakabit. At ang kanyang propeller. Ayan. Okay pa naman ang mga cross joints ng propeller, hindi naman po tinamaan. Hindi naman. Yan, sumakay na yung may-ari. Detesting natin. Ganda rin, ang ganda ng pagkakalip nito. Magaling ang tumira nito. Hindi naman. Okay lang, hindi na. Sige sir, okay lang. Burn mo, burn! Tumalang bigla. Wala na, kukuha na ulit tayo. Yung performance niya, kumusta? Okay naman sir. Okay naman.
Goods naman tayo. Yeah, i-delete lang natin yan. Okay, kanina kasi, nung tinest drive to nung may-ari, talaga sa sobrang excitement niya, pinakamot niya yung gulong. No? So kumamot yung gulong, tapos nung pabalik, binigla naman niya yung preno, so kumamot din yung gulong, so nagka-problema, gumana yung kanyang sensor sa traction, yung traction control, so umilaw dito sa dashboard, dito sa gauge, lumabas yung traction control, yung ABS, no, akala niya nagka-problema, so iniskan natin, hindi natin ma-delete, dahil sabi ko, i-test drive ko muna ulit, so ngayon, nung umikot na, nagsabay na ulit yung ikot ng dalawang gulong sa likod, kasi yun nga yung nag-i-slide, dahil nandun yung differential. Ngayon, nawala na yung ano, yung ilaw ng traction control saka yung ABS. So okay na siya. Wala namang problema talaga. Malakas ang preno. So pag nag-i-slide yung dalawang gulong nyo, lalo na sa mga ganito na mga unit, lalo na yung mga bago ngayon na may traction control, lalo na yung mga BMW, yan talaga masiselan yan. Pag nag-i-skid yung gulong nyo, talagang lalabas yung traction control. Pero pag naigulong mo na ulit yan, napa-under mo na, mawawala naman na yun. Ito nakakatuwa, masaya yung owner. Ay, oh. I mean, sabi nga okay lang gumastos ng mahal basta worth it. Yun ang importante. Pero ano naman talaga, kanina talaga nung pagdating mo, nung sinabi mo mayroong ganung problema. Sa dami rin ng kinabitan ko ng LSD, wala naman akong ganun na encounter. Wala naman na. Saka ano kasi, seryoso talaga kasi yung LSD. Maganda nun, nung bago ikabit, kumbaga inayos talaga, talagang binuksan talaga, tapos nilinis talaga, as in linis na linis, na parang, basta, ang hirap explain, pero sobrang worth it eh. Saka siyempre si Chip yung tumira nun eh. Magaling yung Chip mekaniko. Oo, mekaniko talaga. Hard-earned money talaga worth it. Saka ako sinasabi ko kung kanino galing, may mga supplier kasi tayo eh. May supplier ako sa Blooming Treat, si Ariel Sonorio. Di ba, may supplier tayo sa Pajero Group, si Ion Montero. Yung mga yan naman, kahit na sa kanila ka kumuha ng mga pyesa, okay lang. Gusto mo ipakabit sa akin, walang problema. Eh kasi talaga mga group natin yan. Una-una, mga ka-Eagles ko yan eh. Ah, oo. Okay. Oo, talagang sama-sama, nagtutulungan tayo. Wala tayong tinatago. So ano, sobrang maganda rin dito sa shop mo kasi sir. Parang kompleto yung gamit. At the same time, I mean, nagpapagawa ka. Pero at the same time, matututo kayo. Kasi parang, anong purpose na to? Para saan to? Bakit may kailangan mo ng ganito? Na-explain naman. Hindi yung tipong, basta ikabit natin yan. Bakit? Para saan? Basta ikakabit lang natin. At least na-explain ng maayos talaga. Kung bakit kailangan mo to, anong magiging, anong epekto sa sasakyan mo, anong purpose na to, bakit ganito, ba't walang ganito sa Pilipinas. So lahat well explained. Lahat may purpose eh. Yes. No? Lahat may ano eh. Very well explained naman talaga. Pero nakakabilib. Ang ganda ng ano, ang ganda ng setup. Nakakabilib. Maganda yung setup nitong Strada na to. So, ano, saludo tayo dun sa gumawa, yung nag-lip nito, yung hindi mo panghihinayangan yung pera mo. Totoo. Diba? Ay, sir, pa-birthday ni Otto Radyan. Si Boss Russell, simple lang, busy-busy sa kanyang, Ayun, pakisabi pala kay Sir Russell, thank you sa information na binigay. Busy-busy sa kanyang application, Thank you. Okay, sir. So, yun muna, sir. Ito, trabahong Autorance. Dito po tayo. Thank you. Highly recommended. Thank you. Hindi po lahat ng sumisipol. Pag ang turbo mo sumisipol, ang ibig sabihin niyan, may problema yan. Hindi po magandang palatandaan na ang turbo mo sumisipol, na kaunting revolution lang naririnig mo na yung sipol. Yung winning sound na yun, saka yung whistling sound. Ang ibig sabihin nun, ang turbo nyo, may problema na. Ayan. Ang WD-40 na nga.